And fourth quarter naman ng ayan no guys, oh grabe, hindi matatapos ang 2024 na hindi kasuswertehan mga kapiksi, kasi sa fourth quarter ng 2024 dun mo mararamdaman yung swerte sa buhay mo. Okay, so pwede naman itong mapabilis mga kapiksi, no, hindi naman sa fourth quarter talaga, pwedeng simula pa lang ng 2024 pwede nyo na itong ma-experience, basta i-focus nyo lang yung energy nyo dito. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Happy New Year, happy 2024 sa inyo mga kapiksi. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ang inyong 2024 kapalaran. Again, para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. By the way mga kapiksi, medyo umuulan lang ng konti. So, maririnig yun lang ng konti yung ulan. Pero, nakamik naman tayo guys. Alright? So, dito sa spread na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong 2024. So, yung first message natin guys is don't stop. Another message para sa inyo guys, improving health. And last message guys, get more information. Alright? So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay for 2024. Unahin natin itong nasa gitna, mga kapiksi, no? Improving health. Ito yung magandang indication, mga kapiksi, na nagiging ma-okay yung inyong kalusugan. Pagdating sa kalusugan, guys, mental, emotional, physical, and spiritual na aspeto ng inyong kalusugan. So, kung kayo ay may mga dinadamdam sa inyong pangangatawan, kung kayo ay medyo nakaranas ng mga sakit, karamdaman, magandang balita ito na nag-i-improve yung inyong sitwasyon pagdating sa kalusugan by 2024. Pero guys, na huwag nyo pa rin itong ipagwawalang bahala. Huwag nyo pa rin iti-take for granted. Make sure na iniingatan nyo yung inyong katawan. Siyempre, ugaliin pa rin nyo yung regular na magpa-check up, regular na kumonsulta sa mga manggagamot or doktor. Sila pa rin guys yung number one na dapat tumitingin sa inyo kasi sila yung nakakaalam kung paano yung proper diagnosis and magbigay ng karampatang lunas sa inyong mga nararamdaman. Sa channel natin guys, meron din tayong subliminal for good health para sa magandang kalusugan. So, pwede nyo rin pakinggan yan on a daily basis para maging maganda rin yung inyong pakiramdam. Syempre guys, sabayan nyo rin ng tamang diet at exercise, no? Galaw-galaw and tamang pagkain para talagang maging maganda, maging ma-okay yung inyong kalusugan mga kapiksi. Alright? And comment down below guys if naka-resonate kayo. Don't stop guys, walang titigil, walang sukuan. Natapos na natin, patapos na natin yung 2023. Ilang buwan na lang, no? Papasok na yung 2024. So, if meron kayong mga goals na hindi na-accomplish ngayong 2023 or nung mga nakaraan pang taon, huwag kayong titigil, huwag kayong susuko. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay, tuloy lang tayo sa ating pamumuhay. Just enjoy life. Ang importante is huwag kang susuko, diba? Sabi nga, God has never given up on you. So, don't you ever give up on yourself, mga kapiksi. sorry, excuse me. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pamumuhay, mga kapiksi. And if meron kang kailangan pagdesisyonan guys, no, huwag kayo masyadong magpadalos-dalos sa mga pagdedesisyon nyo. Make sure na you have all the right information. Get more information, i-validate, ganyan para maiwasan yung ma-scam kayo or maloko kayo by next year, by 2024. Okay? Alright. So, yan yung mga messages para sa inyo, Leo. Ngayon naman, tingnan natin yung ganap sa inyo sa isang buong taon gamit itong deck na to. I-shuffle ko tong cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gusto nyo umaman, mag-avail na kayo ng course. Mga kapiksi, sobrang ganda talaga ng course na yan and magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo kapag natutunan nyo yan, guys. May mga updated promos and discounts tayo, no? So for updated price, promos and discounts, mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito mga kapiksi, no, medyo mahaba yung reading natin kasi babasahin natin isang buong taon. Dito sa spread na to, magsisimula tayo sa first quarter ng 2024. So, ito yung January, February, March. Pero anytime sa loob ng first quarter, guys, pwede nyo itong ma-experience. Ito yung energy for first quarter ng 2024. Nakikita natin dito, guys, na may mga negative, no, negative and positive energy tayo. So, for some of you guys, no, may mga emotional pain kayo na pinagdadaanan. Ito'y dahil sa mga pagsubok na nararamdaman nyo or pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayong 2023. Madadala nyo pa yan sa pagpasok ng 2024. Pero ang kagandahan nito, mga kapiksi, ito'y with this 10 of once energy, ibig sabihin ito, papatapos na yung mga pagsubok. Medyo mabigat lang itong pagsubok na to, guys. Yung feeling ko yung pinagdadaanan nyo right now, dala-dala nyo pa until first quarter, medyo mabigat. Kaya medyo matagal siguro yung duration ng pagsubok nyo, guys. Kumbaga parang ninamnam nyo talaga, no? Yung sakit na dulot nitong mga pagsubok na to. Kaya medyo mabigat para sa inyo. And medyo nahirapan kayo makamove on, guys. Pero huwag kayong mag-alala because sabi ko nga, kapag natapos itong mga pagsubok na to, ito'y promise ng mga bagong simula para sa inyo. At saka nakikita natin yung healing energy nyo, mga kapiksi. So, mag-i-improve talaga yung inyong kalagayan. Hindi lang sa kalusugan, no? Kasi nakikita natin, di ba sabi, improving health? Ayan yun, mga kapiksi. Pero kasi yung iba sa inyo, pwedeng dahil dun sa mga problema nyo, kaya kayo nagkakasakit. Ganun talaga yun most of the time, no? Kasi syempre, kapag may problema ka, negative yung nararamdaman mo, yung emotions mo, negative yung energy mo. So, as a consequence, may mga nagkakasakit talaga ng tao kapag ka, marami silang problema or marami silang iniisip sa buhay, bumibigay minsan yung katawan. Pero, sabi nga, nag-i-improve yung health mo. At the same time, yung sitwasyon mo din sa buhay, nag-i-improve, mga kapiksi. Pagpasok ng 2024, so makaka-recover ka dito sa mga problema na pinagdaanan mo, mag-i-improve yung iyong kalusugan. Hindi lang kalusugan, no, overall situation, mga kapiksi. Bibigyan ka ng chance ni universe na totally makarecover. Hindi man totally, pero unti-unti, no, na makarecover ka dun sa mga pagsubok na pinagdaanan mo ngayong 2023. At saka may mga bagong simula na maaring dumating sa'yo in terms of money, in terms of career, mga brand new opportunities, mga kapiksi. Parang yung iba sa inyo, magsisimula kayo ng bagong buhay, no? Bagong taon, 2024, bagong buhay, bagong pag-asa. Yung dala-dala nito sa inyo, recovery, improvement ng inyong sitwasyon, at the same time, mga bagong opportunities na pwedeng dumating in terms of money. So, pwedeng sa trabaho ito, negosyo, salapi, kung ano man yung inyong pinagkakakitaan, guys. And yung iba sa inyo, parang may tutulong din sa inyo, parang gagaan yung inyong pakiramdam, mga kapiksi, kasi parang nararamdaman mo na hindi ka nag-iisa and may taong handang tumulong sa iyo sa panahon ng kagipitan mo. So that's already a blessing para sa inyo, Leo. Alright? So tingnan pa natin, mga kapiksi, yan yung first quarter mo. Tingnan natin how your story will unfold. Second quarter, ayan na, nakikita na natin na unti-unti mo nang napaglalabanan yung mga sitwasyon mo. Mas nagtatagumpay ka na, mga kapiksi. Nakakita ka na ng pag-asa na unti-unti nang umaangat yung iyong kabuhayan. Na-overcome mo na yung iyong mga financial struggles. Although nandun pa rin, nakikita natin na yung iba sa inyo, maaring may mga
pakunti-kunting sundot siguro, no, ng problema pagdating sa pananalapi, mga kapiksi. Pero hindi kayo basta-basta magpapatalo dyan. You have the energy of success, mga kapiksi. And nakikita natin na yung iba parang nag-a-upgrade, no? Nag-a-upgrade yung inyong pamumuhay. Tsaka nag-a-upgrade din yung energy nyo, mga kapiksi. Parang I'm sensing na mas nagiging positive ka na ngayong 2024. Dahil unti-unti mo nang nalalampasan yung mga problema, yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. Although for some of you, maaring maka-experience pa rin kayo ng konting challenges, pero hindi na ganun kagrabe kagaya ng mga na-experience nyo nung past, sa mga past circumstances nyo. Mas very promising itong second quarter nyo, because nakikita natin yung energy ng success dito, mga kapiksi, at saka mas nagiging masaya kayo. For some of you, the universe is taking care of you. Parang binibaby kayo ni universe. Mararamdaman nyo yan, mga kapiksi, na parang binibaby kayo ni universe. The universe is taking care of you, kung ano man yung needs mo. So you have to, you know, consistently pray, mga kapiksi, magdasal. And syempre, dapat consistent din kayo sa pagkilos nyo sa inyong 3D. Sinasabayan ng pagkilos, no? Yung inyong pagdadasal at saka ng positibong mental diet para talaga makita kayo ng progress sa inyong buhay, mga kapiksi. Pero overall, nakikita natin talaga yung energy ng success. Medyo mas busy kayo ngayon, guys, no? Busy kayo ngayong second quarter kasi parang ang nakatuon yung inyong energy, yung inyong attention sa pagkakakitaan, pagkakaperahan. Kung kayo ay may mga negosyo, kung kayo ay nagtatrabaho, mga kapiksi, parang I'm sensing na palagi kayo may overtime, hindi kayo nawawala ng pasok. Meron kasing ibang trabaho na no work, no pay, diba? So, in your case, kung nasa ganung classical lang no work, no pay na sitwasyon, hindi ka nawawala ng pasok, and I'm sensing na yung iba sa inyo, parang marami pa kayong overtime. Eh, syempre, kapag maraming overtime, syempre, mas malaki yung sahod noon. At saka, parang mas bukas yung pintuan ng pera sa inyo. Ibig sabihin, mas pumapasok, mas naa-allow nyo na pumasok yung pera sa buhay nyo, mga kapiksi. So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Mind success, mind tagumpay, mind happiness. Kasi nakikita natin, nasabi ko nga sa inyo, parang binibaby kayo ni universe. So, talagang magaan yung takbo ng buhay sa inyo. I-mind nyo na rin yan, mind, magaan takbo ng buhay, okay? Kasi nakikita natin na gumagaan unti-unti yung pagdadala ng inyong kabuhayan, yung pagpasok ng pera sa buhay nyo, okay? So, i-mind nyo na yan, mga kapiksi, sa comment section. Third quarter, ang third quarter ay June, July, August. Pasensya na kayo, guys, ha, kung naririnig nyo yung ulan. Definitely, guys, nandito pa rin yung energy ng success. So, nakikita natin na simula ng second quarter hanggang third quarter ng 2023, 2024, doon talaga kayo makita ng parang full-blown na progreso. Kasi yung first quarter ng 2024 nyo, parang doon pa lang kayo nagsisimulang makarecover, makabangon. Pero starting ng second quarter hanggang third quarter ng 2024, makikita nyo na talaga yung parang umaabante na. Umaabante, sulong pala. Sulong lang ng sulong, no? Yung inyong kabuhayan, yung inyong kaperahan, magandang progreso para sa inyo. Actually, yung iba sa inyo, parang medyo napapagod nga kayo. So, it's about time na medyo magpahinga din kayo. Guys, lalo na kung masyado kayong busy, masyado kayong abala, take time na magpahinga para hindi ma-exhaust. Tsaka para hindi tawag dito, mabinat ba? Kasi yung iba sa inyo may mga sakit eh. Although nag-i-improve yung health nyo, para hindi na bumalik yung mga sakit nyo. Okay? Meron tayong presence ng Air Sign Energy, Aquarius, Gemini, Libra, Water Sign Energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, or you may also be dealing with people na may mga ganyang
element sa kanilang natal chart. For some of you guys, marami pang opportunity. Nagbubukas yung mga pintuan kasi nagpa-progress ka na eh. Nababawasan na yung negative energy mo. Actually, dito sa third quarter, wala na tayong nakikitang negative energy. Yung negative energy natin, nakita lang natin ng first at second quarter. Dito sa third quarter nyo, totally wala na siyang negative energy. So, talagang nalampasan nyo na, mga kapiksi, by this time yung mga problema. And focus na lang kayo sa inyong mga goals, sa inyong mga desires. Nagfo-focus kayo more on positivity, kaya gumaganda na rin yung daloy ng energy nyo third quarter ng 2024. Tapos, dahil positibo na kayo, na-overcome nyo na yung mga blocks nyo, nawawala na yung mga negative emotions nyo, pumapasok na guys yung mga opportunities. Okay? So, parang bibigyan ka pa dito, third quarter ng 2024, parang bibigyan ka pa ng maraming opportunities ni universe. Parang sasabihin niya sa'yo, ano pang gusto mong gawin? Ano pang pwede mong gawin? Ano pang ikasisiya mo? Ganyan. So, parang binibigyan ka ng chance ni universe na talagang fully makarecover dun sa iyong mga pinagdaanan. And binibigyan ka pa niyang chance ng mga opportunities sa pamumuhay. So, i-mind nyo na to, mga kapiksi, sa comment section, mind new opportunities, okay? Make sure lang na mag-ingat kayo sa mga pagdidesisyon. Kaya nga sabi dito, get more information dun sa mga bawat opportunities na dumadating sa inyo para hindi rin kayo may scam, hindi rin kayo maloko, di ba? Para everybody happy lang, mga kapiksi. Alright? So, nakikita natin dito, guys, parang I'm sensing na yung iba sa inyo, natuto na kayo mag-let go, nakadetach na kayo sa mga negative circumstances nyo, nakaka-move on na kayo, kaya nakaka-move forward na rin kayo, mga kapiksi. And that's very, very good para sa inyo. Yung healing nyo, talagang nakikita natin na parang full-blown na, mga kapiksi. Alright? And fourth quarter naman ng ayan, no guys, oh grabe, hindi matatapos ang 2024 na hindi kasuswertehan, mga kapiksi, kasi sa fourth quarter ng 2024 dun mo mararamdaman yung swerte sa buhay mo. Okay, so pwede naman itong mapabilis, mga kapiksi, no? Hindi naman sa fourth quarter talaga. Pwedeng simula pa lang ng 2024. Pwede nyo na ito ma-experience. Basta i-focus nyo lang yung energy nyo dito. Kapag mas madali kayong makamove on, mas madali kayong mag-let go sa mga negative emotions nyo, and focus on yourself and focus your attention on luck, good fortune, swerte, maaari itong mapabilis. Maaari nyo ito ma-experience araw-araw, mga kapiksi, no? Just always affirm yung palagi kong sinasabi sa inyo pagdating sa swerte. Sabihin nyo lang palagi, araw-araw. Ako palagi ko yung sinasabi, guys, no? Swerte ako. Swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Swerte ako, napaka-swerte ko. Bakit ang swerte, swerte ko? Okay? So, dapat ganun yung inyong mindset, mga kapiksi, para talagang ma-attract nyo yung good luck, good fortune, swerte. At saka, i-mind nyo na yan, mga kapiksi, sa comment section. Mind, swerte, mind, good luck. Naririnig nyo ba yung ulan, guys? Ang lakas ng ulan habang nire-record ko tong video na to. So, parang sinasabi rin na uulanin kayo ng swerte ngayong 2024, Leo. Hindi matatapos ang 2024 na hindi nyo mararamdaman yung swerte sa buhay nyo. Pero you have to learn to let go yung mga past circumstances nyo. Kumbaga, talikuran nyo na and face your true north, no? Kumbaga, face your fears, deadmahin nyo yung mga fears nyo, yung mga doubts nyo, eliminate nyo siya, and just focus on your desires, mga kapiksi, papunta dun sa good fortune ng iyong buhay. Alright? Angel number, hindi pala, sorry. Maritime presence ng earth signs dito, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaari may earth element kayo sa inyong natal chart. For some of you, maaari kayo magkaroon ng konting conflict with this person, earth element. Guys, kasi maaari kayo magkaroon ng miscommunication, misunderstanding, mga kapiksi. So, lalo na pagdating sa pera. So, pag-usapan nyo na lang or iwasan nyo na lang na makasakit
ganyan or magkaroon ng conflict with another person, lalo na pagdating sa pera, mag-ingat kayo sa mga pananalita at mag-ingat din kayo guys sa mga salita na binibitawan nyo kasi baka pagsisihan nyo ito. Whether sila yung gumawa ng kasalanan sa inyo or kayo yung makagawa ng kasalanan sa kanila, iwasan nyo na lang mga kapiksi. Alright? And talagang for some of you guys, mamamanifest nyo yung mas matibay na pamumuhay ngayong 2024 Leo. So kung okay na yung buhay mo ngayong 2023, asahan mo na sa 2024 talagang magbababay ka sa mga problema and mas magiging matatag yung iyong pamumuhay, punong-puno ng swerte at saka recovery. Yun yung pinaka gusto natin, yung talagang naka-recover kayo ngayong 2024 guys. Alright? So Leo, super positive ng inyong energy ngayong 2024. Sana maka-resonate kayo. And pwede nyo to guys panoorin ng paulit-ulit para ma-remind kayo sa energy. Panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2023, pagpasok ng 2024, and for the rest of 2024 para ma-remind kayo dun sa energy, mga kapiksi. And yung mga pinapamind ko sa inyo, i-mind nyo na yan sa comment section para talagang ma-experience nyo sa 2024. Okay? So, titingnan natin guys yung mga additional messages. By the way, no, meron tayong mga subliminals guys, ha, pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, sa lapi. Sa relationship, meron din mga pampabalik sa pampamiss, pampabalik. Lahat yan libre sa YouTube. Pwede yung pakinggan guys para makatulong sa inyo ngayong 2024. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung mga additional na ganap sa inyo ngayong 2024. Abang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, money or career, pwede kayong magpa-book ng email coaching session with me, mga kapiksi. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypiksitaro@gmail.com. Alright. So guys, no, ito yung mga additional na mensahe para sa inyo. Pagdating sa love department, guys, magandang-maganda yung energy nyo, okay? Magandang-maganda yung energy nyo sa love department nyo. For some of you, maaari kayong magkaroon ng love confession kung kayo ay single, kung kayo naman ay in a relationship, mararamdaman nyo yung pag-aalaga, pag-uraga, pag-aaruga sa inyo ng inyong partner or specific person. And mas magiging mataas din yung energy level nyo, yung creativity nyo, mga kapiksi, parang punong-puno kayo ng inspirasyon ngayong 2024. So, samantalahin nyo yan. Alright? Sa mga kapiksi natin, kung meron kayong mga nararamdaman sa mga bandang lower part, lower abdomen, mga pantog, gallbladder, ganyan. Basta sa ibaba ng stomach, stomach pababa, ganyan. Uterus, magpa-check up kayo mga kapiksi kung meron kayong mga dinadaeng, no? Ipa-check up nyo siya para maagapan if in case na magkaroon kayo ng problema sa inyong kalusugan when it comes to those matters, okay? So, pagdating sa kalusugan guys, hindi tayo nag-re-reading kasi gusto talaga natin ina-advise sa inyo na kumonsulta agad sa mga manggagamot dahil sila yung mga professional na makakapag-diagnose ng inyong nararamdaman and makakapagbigay ng lunas sa inyo. Alright? Okay, so Leo, I'm so happy for you. Thank you so much guys sa pagsama nyo sa akin ngayon 2023 and sana sa 2024, samahan nyo pa rin ako. I love you all mga kapiksi. Kung hindi kayo nakaresonate sa reading na to, panoorin nyo tong ating pick a card version ng 2024. Baka nandito yung energy nyo and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.